Mga kaubayan, at bago po ako magpahinga, ay i-update ko po kayo sa akin pong mga nagawa. Ngayong araw po na to ay ako po ay tumulong sa ating gobyerno sa pamamagitan po ng DSWD. Okay. Tayo po ay nagpadala ng 10 tonelada ng bigas para sa Rehiyon 2 sa pamumuno po ng DSWD. Ito po mga kaibigan, ito po yung sinasabi ko sa inyong report ko. Ito po, yung aking report. Ayan, sandali lang po mga kaibigan. Kaya tulad po kanina, binati ko po kayong lahat sa Facebook, yun po ay ang aking pagbati. Pero ngayon po ay ang aking namang report tungkol sa... Salamat po sa inyong donation na 200 bags of rice. At marami po matutulungan itong bigas na ito. Mapagtawin po ito sa mga magigutom. Kami naman po ay talaga binibigyan namin ng mga indigent ng pamilya. At para ipipatawin nila sa pag-araw-araw. Maraming salamat po ulit. Yan, Sir Leo, ha? Narinig mo mismo kay Regional Director Pinya po ang kanyang pasasalamat. Maraming salamat po sa iyo. Saludo po ang entire Region 2 of your kindness. Ayan po ang pakikalat po itong ating live. Okay po. Ayan po, ay na-update ko lamang po kayo na tayo po ay nagpadala ng 10 toneladang bigas tulong po ng inyong abanlinggod. Kasi po, ang ginangyayari, napakarami pong message galing ng Biskaya, galing ng Isabela, galing ng Quirino, ang dami po eh. So, ako po ay tumulong sa aking maliit na kapamaraanan. Pagpasensyahan nyo na po ang aking munting nakayanan. Mabuhay po lahat ng bumubuo ng DSWD dyan sa buong Region 2. At syempre, mabuhay din yung pagod na nating kaibigan at facilitator ng mga bigas dyan sa Rehiyon 2 sa pangunguna ng Cagayan Board Member Perla Tumaliwan. Kahit po may pera akong pinadala, kung wala pong magpapacilitate, hindi po makakarating sa Rehiyon 2 yung tulong natin sa ating mga kababayan. Kaya naman po, mga kaibigan, ako po ay nagpupugay hindi po sa aking sarili kundi doon sa lahat ng mga tumutulong sa atin para maisakatuparan yung ating pagtulong sa ating mga maliliit na mamamayan. So, win on time, big time ko na lang po. Kumbaga, dumagdag na lang po yung ayuda ko sa gobyerno. Yun po. Ako po ay proud na masabi na naging bahagi po ako sa kasaysayan ng ating lipunan. Ulitin ko po, huwag niyo pong isipin na ako'y namumulitika at wala ho akong plano noon. Ang tanging hangarin ko lang po ay yanigin, gisingin, kalembangin yung mga natutulog nating mga magigaling at magigiting na mga Pilipino. Alam niyo po, ika nga eh, ganitong kasimple po, no? Kung tayo po ay sama-sama at nagkakaisa, malalampasan po natin lahat to. Ayun po, at least tapos na ho ako sa Rehiyon 2. Okay? So bababa na ho ako ng Rehiyon 3. Panalangin niyo po ako. Ipanalangin niyo po ako sa mga taong nagtatangka sa aking buhay. Sila ho'y makapangyarihan. Pero sabi ko nga po, ang Diyos ang may kapamaraanan. Ako po'y ginawa lamang kasangkapan. Huwag po ako ang inyong pasalamatan. Ang pasalamatan niyo po ang Diyos na lumikha. And I keep on praying to the greater architect of the universe with his divine providence and infinite wisdom to always grant me guidance, strengthen my heart and hands, and the heart and hands of those people na hanggang ngayon ay hindi nila alam kung paano sila tutulong. Ayun po, at nakita niyo po, mamaya po i-upload ko po lahat ng video pati yung actual na bigas na ibinababa po sa mga trailer. Ayun po, yun po yung achievement ko ngayong araw na to. At ako po'y tuloy-tuloy pang tutulong. At nga po pala,
kanina po kasi na may tumanggap ng challenge ko at ako po ay na-overwhelm lang. Dito sa tumanggap ng challenge ko, Yama, patingin nga yung tumanggap ng challenge ko, yung especially yung front row. Eh talaga naman po yung front row, simula pa lang ho pala ng COVID, ay tumutulong na. Opo. So ako po ay hindi ko po binatikos ang front row directly. Nagpadala po ng napakaraming video ang front row na talaga po tumutulong sila. Para sa front row, mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo, front row. At talaga naman pong napakarami niyong ginawa. At nakita ko po yan in my two eyes doon sa mga videong inyong pinadala. Front row, mabuhay po kayo. Ayun po, talaga pong si front row ay talaga pong nakita ko yung kanyang pagtulong. So mga kababayan, alam nyo na yung mga kumpanyang dapat natin tulungan. O yun po, ako po ay na-overwhelm lang dito kay Rick Niakala. Pero hindi ko siya po personal nakilala. Pinadalan lang po niya ako ng video na mamimigay po siya ng 4 million na tigto 2,000. O sana ho makarating talaga doon sa tao. At may tao sanang tumawag sa akin na magsabi na natanggap na nila. At least kailangan ang tatawag na tao rito ay mga 1,000 na tao man lang. Kasi ang sinasabi po niya is 2,000 tao daw po ang makikinabang. Which is walang video. Pero po itong sinasabi ko, ako po ay i-upload ko mamaya po yung video na tayo po ay kahit papano ngayong panahon na to, ngayong araw lamang po na to, tayo po ay nagbigay ng 10 toneladang bigas sa ating gobyerno through DSWD Region 2. Ayun po, mamaya po i-upload ko po lahat yung aking achievement of the day. Medyo malaki po yung gastos nito mga kapatid, pero okay lang po. Huwag mo na buksan. So meron na po tayo rito. Ito po yung ating PPE. Ito po yung kanyang mask. Ayan po. Ayan, tinestig ko lang. At ito po yung kabuuan. Magandang klase to, microfiber. Ito po. Yung mga PPE. Ayan. Ano po siya? Microfiber fabric, breathable fabric, water repellent, and high quality. So, ayan po mga kaibigan, yung aking report of the day. Sabi ko nga po, napakarami pong humihingi ng tulong. So, pero yung review po namin ay napakarami pong message from Biskaya, Isabela, Matela, Quirino. So, hindi ko po alam at ako lamang po ay nag-iisa, ilan-ilan lamang po kami. Kaya nagpapasalamat po ako kay doon sa ating facilitator, especially kay Ms. Beth Lopez de Leon na talaga naman pong halos hindi na ho natutulog sa sobrang pagod. Kaya po, kung maaari po, ngayon pong araw ng Pangilin ay mangilin muna tayo at pagkatapos ng ating Pangilin, tayo po ay tutulong pa ulit-ulit. Hindi po tayo titigil hanggat di po natin nalalampasan itong COVID-19, itong epidemyang pinagdadaanan ng ating inang bayan. I-upload ko po lahat, pati yung pagdidiskarga ng ating mga bigas. Sabi ko nga po, yung pong mga gatas na mga humihingi ng donation, ma'am, sir, pinag-aaralan pong mabuti ng aking pamunuan. Kahit kami po iilan-ilan lang kung paano po talaga kayo mahandugan. Paano ko mapagkakasya yung aking sariling salapi. Alam nyo po, wala pong anuman sa akin ito. Hinanda ko na po ang sarili ko na pagkatapos ng COVID na to ay wala hong matitira sa akin. Wala hong problema yon. Basta natupad ko po yung aking pangako. Alam niyo po. Yun po, mga kaibigan, accomplishment ko po ngayon ay nakapagbigay po tayo sa ating gobyerno ng 10 toneladang bigas through DSWD. Kaya hinihikayat ko po yung aking mga kaibigan na tulong tayo sa gobyerno through DSWD. Kung may maitutulong tayo, at sila naman po ang DSWD, talaga namang gumagalaw para sa mga indigent Filipino. Pinapasalamatan ko po ang regional director ng Region 2 na si Director De Villa para dun sa kanilang kasipagan na lahat ng mga indigent people sa kanyang nasasakupan ay mabigyan ng tulong. Tulong kahit na relief good man lang yan. Yun po. Medyo sobrang pagod po talaga. Inuulit ko, front row,
Mabuhay ka, front row. Maraming salamat. Hindi ko intention kanina kasi yung video kasi hinahamong kayo ni Rick ni Hakala, eh sinabayan ko lang yung kanya. Pero dahil dun sa pinadala niyo mga video sa akin na since day one, tulong kayo ng tulong, pasensya na po kayo. Ayoko pong magamit itong aking mayaman challenge ha, para sumikat ho yung iba. So hindi ko ho pinasisikat si Rick ni. Kumbaga, natuwa lang ako dahil sumagot siya sa challenge ko. Ganun pa man, kung may natulungan po talaga na 2,000 tao na tumanggap, ay sana makita ko ho yung mga video at pasasalamatan ko pa rin siya. Hindi ho ako maghuhusga ng tao. Alam niyo po, lahat tayo, kung si Amang Abraham ay dating warrior, pero naging father of all nation siya. So yun po, ngayong COVID, iniisang tabi ko muna po ang lahat ng kung ano-ano mang mga bagay. Ang importante po ay ang pagtulong ko sa ating mamamayan. Ulitin ko po mga kaibigan, kahit anong hirap po, aking paglalabanan yan. Kahit anong hirap, kahit ano pa yan, hindi po ako matitinag. Ang ginagawa ko po hindi para sa sarili ko, kundi para sa mamamayang Pilipino. At para dun ho sa mga nagsasabi na pinaprepare ko raw yung sarili ko, baka ako raw ay tumakbo, ay hindi ho. Wala ho. Mag-aartista ako kung pwede pa. Pwede pa, mag-aartista na lang ho ako. Ayun ho. So maraming salamat sa iyo, Board Member Perla Tumaliwan. At immediately, nakapag-deliver po tayo ng 10 tonelada diyan sa DSWD. Mamaya po, i-upload ko po lahat ng mga videos nang makita niyo po na talagang dumating at tinanggap po nila yung 10 toneladang bigas diyan sa Region 2. Bukas naman po, yung 5 tonelada para sa bayan ng Santa Teresita ay makakarating din po. Hopefully, sana kayanin bukas. Ayon po, pakisabi na lang po dun sa mga manonood natin, paki-subscribe yung ating YouTube channel, paki-subscribe yung itong video na ito, at paki-share and like, at yun po, para sa inyong lahat. Ito po ang part 1 ng report ko sa inyo. Mabuhay po kayo, at maraming salamat po. Wala pong GCash. Wala ho tayong GCash. Hindi po tayo mamimigay ng GCash. So maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon. Hinihiling ko lamang po ang inyong dalangin na sana bigyan pa ako ng Diyos ng kalakasan at patuloy kong malampasan itong mga pinagdadaanan nating hindi maganda sa mga kalaban. At basta po, ibinibigay ko sa Panginoon Diyos lahat ng pagpupuri. At makakaasa po kayo na hanggat ako po ay may lakas, hanggat ako'y gumigising pa sa umaga, kung ano pa po ang natitira sa aking bulsa, makakarating po yan sa mamamayang Pilipino. Ang tanging maitutulong nyo na lamang po sa akin ay pakisubscribe, share, ay pakalat ang video ito nang sa ganon ay yung mga kaibigan ko pa ay ma-challenge ko. Tulong tayo sa gobyerno, tulong tayo sa mamamayang Pilipino. Ang laban natin na to ay laban ng buong Pilipinas. Maraming salamat po. Ito po ang part 1. To be continued.